nga. Good evening. Dahil alam ko ang sasabihin ninyo, Miss Jen, gabi na. Yan, ngayon, para may iba naman tayo, gabi naman tayo. Gabi naman yung ibibideo natin for tonight. Ayan, ha. Gusto ko lang may, ano, may usok-usok effect. Pero, katunayan yan, talaga every night. Hindi naman every. Siguro ngayon, ano siya, 3 times a week kong ginagawa yung nagpapausok. Basta nandito ako sa bahay, may time ako, nagpapausok ako. Kasi, para dun sa, ngayon kasi yung time na maantik. Yan, maraming antik. At saka dun sa mga ibang insekto na rin, no? Yan. Kaya ayan, ha? Ngayon kasi, medyo na-inspire kasi ako. Pag-sit ako lang. Kung medyo sobrang dilim, pasensya na kayo. Pero ito. Gusto ko itong i-repat. Papalitan ko siya ng ganitong paso. Ayan. Ay, shucks. Ang bigat. Ayan. Ayan. Ito yung paso na papalitan ko. Ipapalit ko pala. Binutasan na siya ni Jano. Yan, dinagdagan ng butas para safe. Medyo, hindi. Na-inspire kasi ako kay Tita Angge. Yung mga nakunan ko na mga radyante. More on rare collection ang meron siya. At lahat ng halaman niya is naka-clay pot. At iba talaga yung dulot kasi, diba, nung clay pot. Imagine, pakita ko sa inyo to, ha. Pakita ko muna to sa inyo para ma-encourage kayo. Ito yung ginagawa niya sa mga halaman niya. Lahat sila is naka-clay pot. Katulad nito. Ayan, si Radiante. Ito yung clay pot niya. Sobrang tagal na, as in. Sabi niya, si Philodendron Radiante, isa siya sa mga Holy Grail ng Philodendron Gloriosum variety. Marami naman talagang variety daw si Gloriosum. Pero, yung mga lumalabas kasi, karaniwan kasi na lumalabas ngayon is tissue culture. Kaya, parang may differences ang itsura nila. So, kung konti ito, para mas ma-appreciate nyo ako, diba? Ang gondo! Ito pa siya, ito pa yung malaki niya, ha? Ayan, ito pa. Ganyan siya kalalaki. As in, sobrang laki si Radiante. Isa talaga siya sa pinangarap kong Philodendron Gloriosum variety. Ang ganda, no? Dakti, eh. Mayroon pa rito isa, as in. Pero, forgive ko na sana to. Ito yun. Ayan. Andyan siya. Ipakita mo nga yung ilaw. Para mas ma-appreciate. Madilim kasi yung part na to. Ayan siya. Naka-ano rin yan? Clay pot. Ito yung akin kasi dalawa nga yung kinuha ko. Ayan, ganyan niya kaganda. At huwag kayong mainggit. Parehas lang sila. Sabi niyo, para mas maganda sa'yo, Miss Jen. Hindi. Balik tayo dito. Ang ganda niya. Grabe. Iba talaga ganda ni Radiante. So, ayan. May mga lumalabas ng mga ganitong variety, pero iba talaga yung itsura ng locally na Radiante. Sabi nila, baka zebra lang po yan. Hindi talaga, Radiante daw yan. At nakita ko naman talaga yung difference. Grabe ang velvet niya. Iba yung, alam niyo yung Philodendron na Luxuriant, Philo Luxuriant, ganun yung pagka-velvet niya. Tapos, maraming veins. No? Tapos, makapal siya. Unlike talaga kay La Dark Form. Mayroon akong Dark Form, ha? Mayroon akong White Veins. Mayroon akong Zebra. At isa na lang sa wala ko talaga is si Radiante. Kaya, matagal ko na yun nilambing-lambing ang Radiante. Kaya, this time, yan, binigyan niya ako ng chance. Sobrang thank you, Tita Angge. At, na-inspire ako doon sa mga clay pot na mga halaman. Iba talaga ang ganda ng halaman niya dahil naka-clay pot. Kaya eto, tumingin ako sa silang ng mga clay pot. Yung ganitong clay pot na kalaki is 250 pesos. Ay! 350 ata. Dihan ba ito? 450? 350. Ayan, nalambing ko pa yung presyo na yun. Kilala ko kasi may ari. Pero ayan. So, una natin gagawin, lalagyan muna natin ng coco cube sa ilalim. Bakit? Ayan, malaking tanong. Kasi, diba, may mga butas-butas sa ilalim ang pot.
Ngayon, para hindi masarahan yung butas, pag nilagyan mo kasi agad yan ng mixture, lalo na kung ang ilalagay mong mixture ay may lupa, maiistakan yung hole ng lupa o kaya ng bato. Kaya, pinaka-suggested doon, lagyan mo muna ng coco cubes. Wala namang any size na kung ano yung ilalagay mo sa coco cubes. Ako kasi itong coco cubes na to na nabibili ko sa Silang, ayun na yung pinalalagay ko sa ilalim para hindi na anuhan yung ilalim niya as in. And then, meron akong mix dito. Ayan. May mix ako para kay Antorium. Kasi kukulangin yung mix kong yon ng Antorium. Kaya, aayusin natin to. Ito naman na yung mixture ko. Lalagyan ko lang siya ng added na mixture para mas maganda. Kasi mas malaki yung nabili kong pot ngayon. Tsaka alam niyo ba, iba yung ganda ng clay pot. Marami na rin nagpapatunay niyan na iba talaga yung ganda ng clay pot. Ha? Doon sa mga hindi pa ganun ka-knowledgeable sa clay pot. Ganyan kaganda to. Ayan, diba? Grabe. Ang ganda nila. Diyan, pa help mo? Paano ko ba ito tatanggalin? Ball out mo, hindi ganyan. Huwag mo hihilahin. Baka mabalay. Paano ko siya i-ball out? May mga mos-mos na to. Hawakan mo lang. Kaya naman niya hilahin. Dahan-dahan nga lang. Mabigat kasi siya. Ayan. Okay na ito. Grabe, ugat na. Grabe, ugat. Uy, ang halaman ko. Ganyan na yung ugat niya. Kaganda, no? Tapos, patong lang natin siya dito. Sobrang healthy na ito. Tapos, dagdag yan. Tapos, dagdagan mo yung gilid. Tapos, dadagdagan lang natin yung gilid niya. Pero halos parang hindi naman problema ang dagdagan to, ha? Alam niyo, kagandahan ng clay pot talaga. Nakita ko talaga at napansin ko dun sa lahat ng halaman nila na naka-clay pot. Halos lahat kasi naman naka-clay pot eh. Nagkakaroon ng sariling moisture, ng moss siya. Yung pot. Kasi nga daw, yung clay pot, nag-hold kasi siya ng tubig, di ba? Kaya the best siya para sa mga Antorium. Tsaka maganda daw sa aeration. Tsaka sa philodendron. Kaya ayan, ganyan lang naman yung gagawin ko. Lalo daw ngayon summer, medyo mabilis mag-drain ang tubig. Hindi, tsaka iba kasi yung init ngayon. Dry kasi diba yung init natin ngayon. So, iba pa rin talaga na yung ugat nila is mas naaalagaan. Kasi, syempre, dun sila din nakuha ng ganda. Kung ano yung syempre nilalagay mo sa ugat mo, yun ang lalabas sa dahon mo. Di ba ganun? Parang sa skin natin. Parang tao lang yan. Okay, yung syempre nilalagay mo sa top. Kung ano yung iniinom mo, kung ano yung ini-inject mo, lalabas yun sa aura mo. So, yun yung mga natutunan ko, ha? Na worth to share. Kaya kung ano yung nilalagay mo dyan sa halaman mo, let's say, naglagay ka ng mataas na fertilizer, syempre, ang magiging tendency nun, parang glutathione. Ano ba yung na-expect mo sa glutathione? Di ba, pampaputi. So, ano naman sa halaman kung mataas ang nitrogen, pampalaki ng dahon. Kaso, nagiging problema kasi, kapag in-stop mo lahat kung ano yung nilalagay mo sa sarili mo or sa halaman mo, mag-iiba ang itsura. Di ba, parang hindi na healthy, ganyan, yan yung mga nangyayari. Kaya, iba yung ganda ng halaman kapag natural mo lang siya or pinabayaan mo lang. Although, iba rin naman talaga ang tulong ng fertilizer. Walang problema mga fertilizer as long na kaya nyo siyang i-maintain. Kaya sa akin, ang talagang
una pa lang na nire-recommend ko is Osmocoat kasi hassle-free siya para sa akin. Tsaka hindi mo kailangan ng effort. Hindi ko kailangan gawin siya every 3 times a week or every once a week, kung every month ang Osmocoat. O pag naisipan mo, nagay ka. Eh, maganda lang sa Osmocoat kasi talaga. O hindi ako endorser ng Osmocoat ah. Maganda kasi sa kanya, ano siya, slow release. Kaya, hindi ka makangamba, diba? Dati, ang ano ko, natatakot akong maglagay ng mga ganyan kasi totally talaga takot ako maglagay. Kasi baka, ano, baka malusawa, nasira, di ba? Pero ngayon, na meron na akong learning tungkol dito, ayan, di ba? Tiyan mo naman kung gano'n na maganda dyan. Pero iba talaga ang ganda ni Radiante. So, ibabalik ko siya doon sa pinaglagyan niya. At, ayan, makikita niyo lang naman. Medyo messy lang dito, ha? Messy-messy. Patingan. Dito tayo. Dito kasi siya naka-place. Ibabalik ko lang. Gusto ko na lang din to ilagay sa clay pot kasi iba yung dating niya. Bumili na rin ako ng ganitong patungan. Baliktad. Hindi, ganun daw yung paglagay. Hindi, para mag-stay yung... Diba, hindi na ikaw. Huwag daw, hindi daw basta-basta na labas ng tubig. Eh, no? May butas, oh. Saan? Sabi niya kasi ganyan ang pagpato. Ganyan lang. Para maintain ang moist sa ilalim. Hindi naman siya to sobra kasi may tubig, may butas. Sure ka ba? Right. Sige. Tapos, ang dami ko pa ang totaling aayusin kasi nga yung kay Dave. Pauwi na. Meron mo rito. Yan na siya. Oh my God. Maganda niya. Masarap siyang gumanda sa clay pot, no? Tumaas pa. Tumaas pa siya. Kasi may patungan. Uy, ang saya mo naman. Tsaka, pag ganyan kasi, hindi mo na talaga yung gagalawin siya. Hindi nga, kahit sa hangin ngayon, hindi na siya maaapektuhan. Pero bala ko din, ang ganda mo naman. May puto pa yan. Kaso nga, yung daanan natin dito, lagi siyang... Kaya ako luluwagan siya. Yan, bala ko kasi, bala ko talaga ha. Tatanggalin ko na kasi yung area ko dito. Itong halaman dito, tatanggalin ko na to. Kaya dun sa mga magpapaship, kailangan na nila ipaship. Then, aayusin ko itong mga to, lalo na ito. Yan. Aayusin ko yung mga halaman dito para maayos. Kahit kasi to si Milano, yan, lalagay ko na lang si Milano sa clay pot din para maganda. Pero ganyan na yung itsura niya ha. Mas mataas siya. Tsaka parang mas aesthetic ang dati. Mas nagmahal din na. Oo, parang ang mahal na niya, di ba? Kaya ayan, ayan lang naman itsura dito. Ganyan. Eto, alam niyo, sa totoo lang, ano to eh. Kabasurahan to eh. Ginawa kong stand. Pero eto, ganyan na. Nawala yung uso ko dito. After na mapa-ano yung mga halaman, mapa-ship, ayan, magiging okay na tayo. Kaya ayun, sa mga interested na halaman, mag-message kayo. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mag, ano ha. Para makita niyo naman ang view ng garden ko paggabi. Wala pa akong ilaw dito totally. Pero magkakaroon tayo yan soon. Ayan, ang bait, ang galing mo dyan. Ayan, ito yung mga halaman na ipapa-ship na natin. Ganyan. Ayusin na lang namin, ha? Parehas so, lang silang malaki. Ayan, ito yung ating Radiante. Ito yung na-out kay Sir John. Sobrang thank you. Ganyan siya kalaki. At ito naman yung akin. Alam niyo kung bakit ko gusto to. Kasi nga, may bago siyang pasuloy. Ha? Ayan yung bagong suloy. Parehas sila. Eto, medyo maliit pa. Pero going na yan. Pero going na, itong isang to. So, eto naman, maano na siya, bubukan na lang, eh, mas malalakihan niya itong isa, diba? Kaya doon ako mas excited. Kaya yan, medyo pre-next ko lang,
para mapakita sa inyo si Radiante na ganito kaganda, na matagal ko na talaga itong pinangarap, as in. Kaya, tingnan nyo naman kung ano yung, gaano kalalaki yung mga pot nila, kasi talagang totally collectors ang may-ari nito. Kaya sobrang thank you dyan kay Tita Angge na talagang binigyan ako ng chance na magkaroon itong one of my favorite plant or dream plant ever. Kaya dun sa may interest, may isa na lang na pwedeng i-out. Ha, may isa dahil pinaya na dahil dun sa live selling natin, nakita niya na maraming taong interested. Kaso isa na lang yung meron niya. Hindi ko na talaga eto, pwede kong ipa-out tong isang to na dapat sa akin. Yung kanya na lang na ina-out yung magiging akin. Kasi medyo maliit yung dahon nun. Okay lang naman sa akin. Dun sa mga nagme-message, eto, meron pa. Kaso isa na lang talaga, ha? Wala na siyang kaya pang i-out. Kasi ang Radiante is konti lang naman daw ang meron siya. Kumbaga na-propagate niya lang itong mga babies na to. At yung iba is naibigay niya na rin sa kapwa niya collectors para i-exchange ng ibang halaman. Kaya yan, ganyan sila kagaganda. Ganyan kalalaki. Kaya sa mga interested, message kayo. Ito na lang, isa na lang na to, ha? Ang asking price dito is 9,500 pesos. Pero, ito, ganyan mga itsura nila. Ayan. Ang Philodendron Radiante. Kaya, yan ha, gusto ko lang siya talaga ipakita. Ganyan siya kaganda. Ayan o. Si Radiante. Ganda no? Paso pa lang, sobrang tagal na niya talaga. Pero ayan siya. At, eto na ang ating ano, si Red Crystallinum Dark Form. Ganyan na siya kaganda. Bigla, parang feeling ko bigla siyang lumaki. Oo, OA lang ako. Tumaas talaga naman. Oo, kasi nga siguro dahil doon. Yung isang set na yan is 850 pesos. Pero yan, maganda naman, kaya worth it. Kaya pala yung iba, sa paso pa lang may presyo na, di ba? Hi, pero okay lang yan. Baby girl ko to eh. Yan ha. Ganyan siya kaganda. Oo, di ba? And then, eto, lalagay ko na lang din sa clay pot para mailabas niya pa yung ganda niya. Although, yung karamihan dito is may-ari na, kaya wala na ako dyan problema. Tapos, dito naman kay wall ko, ganun pa rin naman si wall. Pero, ayan, hindi ko sila pwedeng ilipat sa clay pot kasi alam niyo naman, nakahang yan. At, eto, ina-ice ko pa rin yung side na to. Sorry sa basura namin. Pero, ayan, abangan nyo yan. Ito yung mga tree fern. Doon ko nilalagay sa gilid. Pero, bala ko kay tree fern. Kasi nakaganyan si tree fern, di ba? Plastic. Bala ko rin siya i-clay pot na lang. Hahanapan ko siya ng magandang clay pot yung malaki. Medyo nung tumingin ako kanina, sobra-sobrang mahal. Sobra-sobrang mahal. Parang 1,000 peso. Kaya kailangan ko muna mag-out ng halaman. And then, eto pa rin naman yung mga halaman natin dyan. Ayan, si Dark Form. Maigi ngayon, walang hangin, no? Pero parang sobrang dry, kaya magdidilig-dilig ako mamaya. At eto, si Espinoid natin. Ayan pa naman siya, andyan. Tapos may SP pa rin ako doon. At eto, si White Veins. O, diba? Ayan. Ayan lang. Tapos, eto, abangan nyo pala. Wait lang. Eto kasi, patungan din yan. Pero ang ilalagay ko kasi, eto. Sorry ha. Eto yung, may butas kasi yan. Pero gagawin ko, tatakpan namin yung butas para dyan ilagay si, walang iba kundi si, ayan, si Lotus. Yan, gustong-gusto ko ng Lotus ever since. Kaya gagawin ko ng paraan para mailagay ko ng mas maganda si Lotus. Although may tubig yan para may moisture. Pero maganda kay Lotus. Gusto niya ng araw. Kaya abangan yung pag-aayos namin dito. Aayusin na rin namin itong side na to dahil medyo magulo na. At ito yung nakikita nyong fern na minsan pinipicturean ko kasi nakaka-ano naman talaga siya. Nakaka-inspired yung ganda niya dyan. Pero ayan ha. Kaya kita-kita tayo. At baka mamaya meron kayo may ma-i-suggest pa. Pero sisimentohan muna natin yan. Kasi dinadaanan yan ng mga daga. Kaya
naging problema ko tong part na to. Kaya ayun, lalagyan natin muna siya ng simento. Tapos saka ko nalang lalagyan ulit ng lupa. Ay, ng soil mixture. Para lagyan ng design or ng kung ano man yung gusto ko ilagay. Pero naisip ko kasi gusto ko ilagay talaga is si SP Columbia dyan. O kaya kung ano yung matitipuhan kong ilagay ng mas maganda, ha. Kaya, ayan. Kaya, sa inyo lahat, thank you. Magkita kita tayo sa next video natin. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano to kaganda. Kasi, yan, gusto ko ma-share kung gaano sila kaganda, ha. At, yung mga halaman natin, nandito pa naman, abangan nyo rin yung mga next natin na ma-share pa. Abangan nyo rin yung paggawa ko ng paglipat ko sa mga halaman ko para ilagay sila sa clay pot. Kasi medyo interested na ako talaga ngayon sa clay pot. Tignan mo nyo naman ang ganda nito dahil sa clay pot, diba? Kaya ayan, sa inyo lahat, God bless, stay safe, at see you po sa ating next video.